Eh, anong ginagawa mo? Kachat ko yung mga group chat ko. Huh? Tigil-tigilan mo nga ako. Lagi kita nalang merong kachat. Galit naman. Be, ginawa kita kape. Kape? Kape lang? Wala man lang pagkain? Nakakabusog ba yan? Tigil-tigilan mo nga ako. Mga mare, aba itaas ang kamay ng mga nakaka-relate dito na kung minsan sadyang mainitin ang ating ulo. Mga mister, sakyan nyo na lang kung minsan para bang kami may sapi. Epekto lang daw yan ng aming buwan ng dalaw o yung tinatawag na menstruation. Pero para bigyang linaw ang sala sa init, sala sa lamig, the mood na ito, kumonsulta kami sa aming resident obstetrician gynecologist na si Dr. Raul Quillamor. Doc, totoo ba may kinalaman ang pagiging moody sa pagkakaroon ng buwan ng dalaw? Ang menstruation kasi ay nai-influence ito ng hormones na estrogen at progesterone. So, nagkakaroon ng changes, mga fluctuation changes sa hormonal levels ng isang babae pag siya ay nagkakaroon ng menstruation. At ang pagkakaroon ng mainit na ulo ng isang babae ay isa ito sa mga associated manifestations ng mga hormonal changes during the cycle of a woman. Pero sa totoo lang, ang mas nagpapahirap sa ilang mga babae kapag may buwan ng dalaw, ang pagdanas ng menstrual cramps o yung tinatawag na dysmenorrhea. Maaari itong maramdaman bago pagkatapos ng menstruation, pero mas madalas, nararamdaman ito habang may mens. Pero Doc, ano nga ba ang sanhi ng dysmenorrhea? So mga kapuso, kayo nagkakaroon ng menstrual cramps o dysmenorrhea ang isang babaeng may regla ay dahil dito sa production ng tinatawag nating prostaglandins. Ito ay very potent na nagkukos ng contraction ng smooth muscle ng uterus. So pag kumukontract ang matres ng isang babae o humihilab, dito nagagaling yung sakit. Kabilang sa sintomas ng dysmenorrhea ang pananakit ng puson at lower back. Husa rin naman itong nawawala ilang araw makalipas ang ating buwan ng dalaw. Pero para maibsan ang pananakit, pwedeng uminom ng pain reliever gaya ng mefenamic acid. O kaya ilapatan ng hot compress ang puson at lower back. Nakatutulong ito para ma-relax ang matris. Imbis din na mahiga na lamang kapag nakakaranas ng dysmenorrhea, mas makakabuti raw kung mag-exercise gaya ng jogging. At sa bawat paghakbang kasi, para bang natatagtag ang matris at nababawasan ang cramping o pamumulikat ng pelvic muscles. Umiwas din muna sa alak at kape kapag nakakaranas ng dysmenorrhea. Mas sumisikip kasi ang blood vessels kapag umiinom tayo. Dahilan para hindi makadaloy ng husto ang dugo na siya namang nagpapalala sa menstrual cramps. Pero kapag halos isang linggo na ang nakakalipas at nakakaramdam pa rin kayo ng dysmenorrhea, o kaya yung tipong hindi na kayo halos makakilos o makatayo, makabubuting magpatingin na sa eksperto. Posibleng sintomas kasi ito ng tinatawag na endometriosis. Ang endometriosis naman, mga kapuso, ay ito yung pagkalat ng lining ng matres ng isang babae doon sa labas ng reproductive tract. So kasama doon yung fallopian tube, yung ovaryo, at yung lining ng abdominopelvic cavity. Ang lining ng matres, kapag kumalat sa ibang parte ng reproductive system, maaaring mamuo at mauwi sa pagkakaroon ng cyst. Magdudulot ito ng pananakit na mas malubha pa sa dysmenorrhea. Maaari rin itong makaapekto sa pagbubuntis, kaya dapat kumonsulta agad sa doktor kapag masyadong masakit at madalas nakakaramdam ng menstrual cramps. Kung hindi talaga siya nag-respond doon sa medical management, ay pwedeng sumailalim siya sa operasyon. No? So, tatanggalin yung main cause, tatanggalin yung tumor. Ang sabi nga, may mga bagay na sadyang tayong mga babae lang ang nakakaranas, gaya ng pagbubuntis at pagkakaroon ng buwan ng dalaw. Kaya dapat maging maalam sa kung ano ang nangyayari sa ating katawan at maging maagap sa anumang karamdaman.